Hi guys, good morning. Apple Torres Paulette and today's video, ay gala tour kami ng friends ko sa kabilang day off. So bumaba na nga ako ng 10:30 tapos dumating na yung sasakyan namin. After 1 hour, dumaan kami sa McDonald's at dahil may combo sale sila, yun na nga yung in-order natin para mas makatipid. And then nag-CR na kami dahil mahaba pa yung biyahe. And then, food trip na nga kami dito sa van. The best talaga yung food trip pag nasa van. So kanya-kanyang kain na nga kami guys, and habang nagda-drive si Kuku, nahirapan ako magkabit ng seatbelt dahil halatang walang kotse. After ilang oras, dumating na kami dito sa Gloria Mall. And then, ginaid na kami ni Kuko Driver dito sa X-Park, yung pupuntahan natin today. Bumili na nga siya ng ticket para sa amin, 540 each. Tapos, in-scan na yung QR code. And then, ito na po yung pinaka-entrance. Pagpasok mo pa lang, talagang ma-amaze ka na kasi sobrang laking aquarium. And then, ang daming klaseng isda na hindi mo pa nakikita. And then, ito yung pinaka-the best na attractions dito sa X-Park. Appreciation dun sa mga taong nag-identify ng mga name ng mga isda at species under the water. Sobrang amazing talaga kasi takes a lot of research and efforts para malaman yon. So after nga namin mag-picture-picture, syempre nag-emote ako for the TikTok ang peg. Ang sarap mag-muni-muni guys. And then, syempre napag-utusan ka. Ano na? Tausi. Lalagyan ng ano? Tausi. Masarap paksinausi. Anong luto? Tausi. Paksi, masarap. Ito, paksi, masarap. Ito, tinaw lang isda. Yan, masarap yan. Tinaw lang isda. Pesa. Ano ba yung pagay? Ano ba yung pagay? Masarap to. Prito. Prito. Tapos ganun i-ano mo. Sa sarsado. Ano si Tencher? Yung ano? Kahit saan? Uy, grabe na yun. Punta lang tayo para sa ulam. So dahil nakakita kami ng iba't ibang klase ng mga isda, naalala namin ang lutong bahay at luto ng mga nanay namin. Yan po yung mga friends ko sa kabilang day off. Yung mga Taiwanese tamang pictures lang pero kami tamang hula lang paano lutuin ng masarap ang mga isda. After ilang minutes nga pumasok na kami sa ibang side. Imagine ocean with arts. Ma-amaze ka talaga sa dami ng species. Ang high-tech ng CR dito, guys. And meron silang animated fish show. May very clear silang aquarium. And yes, dito lang natin mahanap si Nemo. Eto, guys, naaalala nyo ba yan? Ang masarap na luto dyan. At dahil clear na clear yung water, sobrang makikita mo yung mga species. Yung pinaka-smiling face. Sana all. And meron din silang decorated aquarium for Halloween. And naalala ko guys, parang saksak to. Meron din silang mga small species. And take note guys, lahat ng mga isda dito is may mga kanya-kanyang name. So talagang amazing. And syempre nagsariling sikap naman ako. So naglibot-libot na nga kami guys. And paglabas namin dito naman yung sea lion. Maganda rin talagang sinusupport natin yung mga oceanarium, ocean park or X-Park. Diyan sila kumukuha ng mga maintenance para sa mga endangered species under the water. So itong X-Park guys is one way lang siya. So talagang susulitin mo yung bawat dadaanan mo. And then ito na nga yung king crab na matatagpuan sa pinakamalalim na dagat. After namin dyan, na kami sa second floor. Sobrang daming tao na talagang nakaka-relax siya guys. Try nyo siyang i-visit guys. Book lang kayo ng travel and tour or mag-rent kayo ng van pag marami kayo. Pwede rin kayong mag-commute. After that, pumila kami dito sa jellyfish. Sok siya guys. Akala ko iisang jellyfish lang siya guys. Pero sobrang dami pala ng klaseng jellyfish. Ito lang natin makikita sa mga oceanarium or ocean park or X-Park. Then ang galing lang guys kasi may inaalagaan sila mga baby or mga clone, endangered species. So pinipicturean na nga siya ng mga friends ko. Pumasok kami dito sa isang room for jellyfish. Showroom siya ng mga jellyfish. And then may mga dancing lights. Nag-iiba-iba yung color ng jellyfish na sobrang relaxing din at attractive niya guys.
Gala tips, guys. Bago kayo pumunta sa isang lugar, planuhin nyo na, guys, kung ano yung gagawin nyo. Para iwas burnout kayo sa pagbibideo at pagpipicture. Or mag-set kayo ng video for IG, for TikTok, for live, for pictures. After that, pumunta na kami dito sa mga penguin. First time kong nakakita ng penguin sa malapitan. After ilang oras nga nakalabas na kami, meron din silang mga animals, guys, na matatagpuan sa open forest, sa open area. Mga scientific name din po sila. At dahil hapon na nag-decide na kaming lumabas dito, para maabutan pa namin yung next tour namin and then bumili kami ng giveaway or souvenir dito. Dahil ito yung pinakamura, 50 NT. The support and for the remembrance, chinat na namin si Kuko Driver. Nagpasundo na kami sa tapat ng mall ng Landmark Plaza. At ang cute nga ng mag-ina na nag-banding tapos dumating na yung driver namin. At dahil hindi namin natansya yung oras, guys, sarado na yung Japan. Tahan sana namin. Pero dahil sarado na, nala kami dito ni Kuko Driver sa Japan Sky Dine-In. Tourist stopover dine-in siya, guys. Tapos ang dami nilang choices. Kaso unfamiliar sa amin yung mga pangalan, guys. Kaya tiningnan lang namin lahat ng mga restaurant. Inikot namin hanggang second floor. Nag-decide kami na bumaba na lang ulit. Maraming pwedeng kainan at maraming pwedeng bilihin, guys. Kaso medyo pricey siya dahil tourist stopover siya. Nakita nga namin si Coco. Ganyan ako, guys, na mag-order din pero hindi po siya ganun kasarap dahil ang dami-dami gelatin sa loob. After namin kumain, guys, self-service, nilagay lang namin yung tray tapos kusa na siyang aandar pa loob. Hindi man namin nasulit yung araw na to pero thankful pa rin at safe kaming nakauwing lahat. And that's for today's video, guys. Please follow, like, and share my page. Thank you, guys, for watching. Please see you po sa next video. Bye po!